i-share ko lang rin sa inyo kung ano yung mga dapat gawin sa loob ng St. Luke's Extension Clinic. Kung ano yung mga dapat nyong i-expect pagdating nyo doon. So, yun na nga. Mahaba yung pila, pero mabilis naman siya kasi sinusunod nila yung time or schedule na appointment mo. So, kapag ka dumating ka doon ng 7 a.m. at yung scheduled appointment time mo is 10 a.m., hindi ka nila agad papapasukin. So, mag-aantay ka doon ng 3 hours pa bago ka makapasok. So, wala rin upuan doon, ha? Take note, walang upuan doon. So, kailangan mo magrenta ng upuan, which is 20 pesos ang halaga. So, mas mabuti kung halimbawang meron kang kasama, mag-antay ka na lang muna dun sa sasakyan. So, isa pa pala, wala kasing paradahan doon. So, kailangan mo maghanap pa ng pagpaparadahan mo. Since ako naman, mag-isa lang na pumunta doon, nag-angkas na lang ako or naghabal-habal na lang ako nung unang araw kasi hindi ko rin naman alam pa kung paanong pumunta doon from here sa amin. Pero madali lang naman. So, after noon, nag-commute na lang rin ako. LRT lang naman siya. So, yun na nga. Dahil walang upuan, mangangawit ka kung mag-aantay ka ng ganong katagal. So, much better na pumunta ka doon exactly or 30 minutes before your exact time. Para di ka na magrenta, pero since 20 pesos lang din naman yung upuan na pwede mag-i-rent dun sa mga manongs or dun sa mga kuyas na nandoon, mababait naman sila, pwede ka naman mag-rent. And then, kapag kayong time mo na, papasok ka sa guard or dadaan ka muna sa guard, titingnan nila lahat ng mga papers mo kung complete, especially yung 2 vaccination photocopies ng vaccine card mo. And then, papasok ka sa loob ng gate na yon, may nakapila din doon, aantayin mo pa na tawagin ka or antay mo pa na matapos yung syempre nasa una. And then, pupunta ka sa window ng for US, no, for US visa. So, may nakalagay naman doon sa mga windows kung saan ang US visa o kaya doon sa Canada, sa New Zealand, Australia, yun, doon ka magpupunta sa window na yun. Since US, so doon nga, sa US window ka. Then, kukunin lang rin nila doon yung 2x2 pictures mo. So, ang sa akin kasi is 4 yung dinala ko ata noon. Kinuha naman lahat. Kakabit lang naman nila doon yun. Stapler nila sa papel ko. Nilagyan ng number. So, yellow. It's a yellow tag. Pero, orange tag ang tawag nila doon. So, doon pa nga ako nagkamali. Kasi akala ko, that's yellow. Kasi sabi ko, colorblind ba ako? Kasi, yellow itong nakikita ko. Pero, bakit tinatawag nila yung number ko? Pero, orange tag daw na may number 67. So, di ako tumatayo. Tawag sila ng tawag. Orange tag with number 67. Sabi ko, ha? Lumapit ako sa nasa medyo harap. And, I asked them, is it orange or yellow? Tapos, biglang sabi sa akin na, naku ate, yan yung tinatawag. That's orange. And not yellow. Pero that's yellow talaga. Kaya no, kakulay na kakulay niya, no. Ganyan-ganyan talaga yung kulay niya. So, ayun na nga. Nung tinawag na ako, interviewin ka doon kaunti sa reception kung yung protocol nila, kung may ubo, sipon, lagnat, or meron kang nararamdaman na kakaiba. So, syempre, puro no. And then, bibigay mo doon yung papel mo na galing doon sa may window ng may US visa. Titingnan nila yon dun sa papers mo or dun sa in-schedule date mo, dun sa computer nila. So, konting interview lang, sino yung petitioner, ano pangalan ko, ano pangalan ng petitioner nga, tapos kung kailan yung birthday, nasan yung marriage certificate, hanapin nila yon, hinanap nila sa akin. And then, after naman noon, medyo nagtagal ako doon, parang mga 10 minutes or 5 to 10 minutes ata ako nakaupo lang doon kasi nga sinabi ko rin sa receptionist sa reception na yon or sa window na yon na my passport is married name ang halagay while dun sa visa profile ko na
isinabmit namin is single name. Pagkatapos dun sa reception, sasabihin sa'yo na umakyat ka sa fifth floor, tama. Kasi doon babayaran yung fee. So, tatanungin ka kasi doon if nabayaran na po ba or hindi pa. So, sabi ko hindi pa. Kasi mas gusto ko yung nagbabayad ako ng cash doon sa mismong lugar na yon kaysa doon sa mag-bank. Sa fifth floor, nagbayad ako sa paglabas mo kasi ng elevator, nandun na sa gilid niya sa kanan, yung bayaran. Nandun lang siya, so dun mo babayaran. 18,540 yung halaga for adult. So, yun na, after kong mabayaran, sabi ni ate or sabi ni nurse na pumunta daw ako dun sa harap, ilagay ko doon yung paper ko na yon na binayaran ko at tatawagin nila. That's for the vital signs. So, yun na nga, vital signs. Oh my God. Diyan ako palagi na lang tumataas ang BP ko and also yung aking heart rate. Alam nyo na. So, kahit na sa medical field ako pa rin ay kinakabahan pagdating sa mga ganito. After noon, pumunta ako sa window. Binigay ko yung paper ko para sa physical test naman, physical examination. Napakalamig dun sa hallway na yun. So, sobrang lamig. So, kakabahan ka talaga. Hindi ko alam, pero kasi kinakabahan ako pag sobrang lamig. Tipong ihi-ihi ka na, pero di ka makaihi kasi baka mamaya tawagin ka na agad, diba? So, nung nakaupo na ako doon, gaantay ako dun sa room 6. So, expect mo na mga sis na maghuhubad tayo. So, tatanungin ka muna ng doktora about dun sa health mo or dun sa profiles mo. And then, after that interview, puro no lang naman kung meron ka daw bang sakit or meron kang diabetes, high blood, hypertension, something like that. And then, syempre, po, no, may asthma daw ba ako, wala niyo asthma, healthy naman. So, kung kailan yung huling sex niyo ni partner mo, kung kailan yung huling regla mo, then, after that, sabihin sa'yo na gayahin mo yung babae sa picture. So, sabi ko, ha? Ano mong babae sa picture? Sinasabi niyo, pagkita ko, teneng, maghukubad ka. So, yung bra mo lang naman tsaka yung panty mo yung ititira mo. So, titingnan nila yung katawan mo. Kung siguro may tattoo or meron kang scars, then kung totoo yung mga sinabi mo doon. Ganun. So, tinanong lang naman kung meron akong, nagkaroon ako ng chicken pox. Yeah. So, yun naman. Yeah, nagkaroon naman ako ng bata. So, meron akong isa sa hita. Sinabi ko rin yun. Dine-clear ko rin naman sa kanya yon. So, nung tinignan niya yung buong katawan ko, nakita rin naman niya. So, pinahiga ako after niya tingnan, pahihigain ka dun sa bed. Then, titingnan yung katawan mo ulit, again. Tapos, lalagyan ka niya ng takit. Then, titingnan yung sa panty mo, syempre, itataas niya rin yun. Titingnan yung private part mo. Ipapalpate yung puson mo, yung chan mo, if merong bukol. Habang pinapalpate niya, tinatanong ka niya kung meron o wala. So, syempre, no naman sa akin. Then, papataasin yung kamay mo. Titingnan lang rin siguro kung may mga tinatago ka dyan. Tinatago ka po. So, wala naman ako tinatago. And then, after that, pinatalikod na ako o pinatagilid ako sa left. Tinignan din siguro niya yung back ko kung ano meron doon sa likod. So, wala naman siya nakita sa back ko rin. So, ayun na. Pagkatapos nun, so, ayun na. Sige na, pwede ka na magbihes. Yun nun. So, pinagbihes na ako. Then, done na. So, pagkatapos nun, no, mag-x-ray na, so tanggal ulit lahat, x-ray. After x-ray, nagpunta akong laboratory, sa taas yon tama, ng laboratory para magkumukuha na ng dugo, yun na alamin din kasi yon. Then after laboratory, second floor pala yon, ipinasa namin ng papel doon. Then sinabi sa amin na babalik kami bukas ng 10 a.m.
kinabukasan, so January 17. Kinakabahan pa kami nung nakakilala ko doon si ate. Nakalimutan ko yung name niya. Sorry. Kasi sobrang kaba ko. Kinakabahan din siya. Kinakabahan din ako. Kasi baka mamaya is ma-reject. Wow, reject. Kasi diba maraming nababasa tayo ngayon na yung x-ray, hindi. Kung sa bagay, kasi solo na yung x-ray kesa dun sa skin test for tuberculosis. Excuse, for tuberculosis. So, x-ray agad yung ginawa sa amin. And wala man nakita sa lung field ko, sa lung field namin. So, yun, pinabalik kami ng 10 a.m. Hindi na ako dadaan ng kung ano, may sputum pa kasi wala naman din akong TB. Pero kung skin test ang ginawa, since may BCG ako, of course, malamang sa malamang na magkaroon ako or maging positive yung skin test result. Pero, ayun nga, x-ray agad para mas maganda. Kinabukasan, January 17, 2023, dumating ako doon ng 8 a.m. I think 8 a.m. kasi 6 a.m. ako umalis dito sa bahay. Dumating ako doon ng 8 a.m. dahil nag-commute lang ako. 9 a.m. sumabay ako doon sa isang nakakilala ko doon nung 16. So, yun na nga. 9 a.m. ako nakapasok sa loob. Second floor. Yung for vaccination na siya. Kasi for vaccination na ako noon. Nag-abang ako. Lalagay mo doon kasi yung paper mo. Ulit, yung binayaran mo. Lalagay mo doon. Hantay mong tawagin ka. So, that's for vaccination. Expect na rin na for vaccines yung ibibigay sa'yo. Or, mas madami pa doon. Pero, since I had a chicken pox, no? Nagkaroon na rin ako ng bulutong nung bata pa ako. Nakita rin naman yung doktora yun sa binti ko. Tatlo na lang yung vaccines na ibinigay sa akin. I am vaccinated on that day. And then, wala. So, yun lang yung journey. So, ipapinakita ko rin naman sa inyo about dun sa vaccination, ay dun sa St. Luke's Medical Extension Clinic.